Okay, so again, guys, good morning. My name is Sir Ferdinand Arca, and we are going to talk about the lesson 2 for IT infrastructure and network technologies. For today, ang focus po natin ay ang mga network devices. Okay, so before we start, I'd like just to confirm if everything is good. Pakitype po one sa chat box natin kung clear po naman ang audio at saka yung video. Okay. Yan, thank you very much. So, ibig sabihin, okay tayo. So, I am always presenting work from home kasi ang nangyayari is kapag sa office, minsan nagkaka-conflict dun sa internet connection. So, at least kahit dito, clear tayo na walang connection problems. Okay. So, last time, we talked about the OSI model and the different types of network that we could actually apply for networks between computers. So remember, network is a connection of computers and they use this to be able to communicate. Okay? So network communications kapag nagpapalitan na sila ng data, pero network lang kung yung physical arrangement yung meron sa atin. So for today, yung network devices muna yung i-discuss natin for our subject. Okay. So the learning objectives is to define a network device, enumerate the different types of networking devices, and define the functions of each networking device. So ito yung mga bagay na kung saan tayo kumukonnect. Yung mga router, wireless Wi-Fi, or let's say hub, switch. I-define natin kung para saan siya para at least may idea tayo kung paano siya gumagana. Okay. So remember that networking is the exchange of data between computers. But no matter how we transfer it, how it is encrypted, it still goes down to ones and zeros kapag binasa na siya ng computer natin. So remember last time sa OSI model, ang nakikita ng user ay yung application layer. Pero when it goes to the layers below the application, what it does, it encrypts and ensures that there is connection between computers, pero hindi na siya kung ano yung actual data na nandun sa na sinend mo. Like for example, yung pangalan ng website na nire-request mo, hindi na siya yung tamang mapabasa ng kahit sino. So naka-encrypt na siya, and the other computer or the other server will be the one to decrypt it kapag dumating sa kanya yung request. So, alam naman natin na nagkakaroon muna ng session na tinatawag. So, sa session layer, it allows the computers to tell each other that they could actually be able to connect. Okay? Okay, so we have different types of networking devices. And what it does is that it actually enables networking. So, ngayon, magkakaroon tayo ng idea kung ano yung dapat gamitin, saan dapat gamitin, at paano siya ginagamit. Sino-sino yung mga pwedeng makakonek. Usually, we're talking about different devices. And most of our devices for now is not just a computer, but also at the same time, we have phones, no? We have tablets. These are categorized as gadgets as well. Pero alam naman natin na usually sanay tayo na computer lang yung kumukonek sa network. Okay, so let's move on with networking devices. Okay, so meron tayong tinatawag na network interface card. Minsan, ito yung network card natin. No? May iba't ibang klase niyan. Nilalagay siya sa computer dun sa part ng PCI natin. Okay? So usually, ang bawat isang network card, before, kapag ikaw ay nagkumuha ng network card, ganito yung itsura yung nakikita nyo sa screen ninyo. Pero, sa ngayon, pwede ka na kahit yung parang ang itsura niya ay flash drive lang. So, network card din naman yun. Like for example, yung TP-Link na ginagamit sa school, ang nangyayari dyan, yun yung ginagamit to connect through Wi-Fi, pero mukha siyang flash drive. No? Ang ginagawa lang, sinasaksak siya sa USB port. Ngayon, yung USB port kasi, may capability yung USB port na basahin yung iba't ibang klase ng devices para magamit siya para doon sa computer. So, the advantage is,
if you plug in a USB port, sorry, if you plug in a USB port, mas ano siya, para bang portable yung dating, no? Pero we do have two types of NIC or network interface card. Minsan ang tinatawag natin to LAN card, ganyan, network card, hindi network interface card, no? Iba't iba yung katawagan. So, you don't need to be confused with what you are naming this gadgets. Basta alam mo kung saan yung function niya. This is just to provide support for networking. Okay. So, meron tayong dalawang NIC. So, we have media specific and network design specific. Pag media specific, kasi dati iba't iba yung klase ng ano, ng pwede mong gamitin for different types of network. So, let's say for example, it's going to be analog, it's going to be digital, now it's going to be in fiber connection. Remember sa fiber, light yung ginagamit to transmit data. Dun sa mga coax cables natin, ang ginagamit doon is yung coax cable na may ano, para siyang metal ang ginagamit. Pero sa fiber kasi, gawa po yun sa plastic. Okay? So, kaya sinasabi na mas advantageous yun para doon sa mga kumukonek sa internet kasi hindi siya nagkakaroon ng interruption pagdating sa mga kidlat dahil siya ay plastic at hindi siya nagre-react doon sa ine-emit ng lightning. Pero, syempre, dahil may dumadaling sa kanyang data or electricity, ano pala, data, eh di, ibig sabihin, there's a possibility that it could be still affected pero napaka-minimal or mababa kasi yung kakayahan ng plastic to absorb this type of signals are very little. So, hindi na i-interrupt yung signal natin. Okay? Then, we also have network design specific cards. Kasi hindi dati, hindi naman pare-pareho na para lang sa PC, minsan para sa server. So, ibig sabihin, we need to identify ano yung mga network na pinagaganahan niya. Kasi dati meron tayong mga different types of topologies na pag-aaralan rin naman natin. Na yung mga topologies na ito tumutukoy sa iba't ibang klase ng design ng network. So, you need to identify. Kasi meron tayong star, meron tayong mesh, meron tayong bus, meron tayong ring, no? Topologies. So, kanya-kanyang design ng network interface or network design. So, meron tayong tinatawag na network design specific na cards para lang doon sa klase ng collection. Kasi kung makikita ninyo, yung pinapakita natin sa screen, isa lang yung pwedeng ano diyan, kumonek na kung internet. Pero merong mga design ng card na pwede mong dalawa yung saksakan. Isa yung kumukuha ka ng internet, yung isa naman nagbibigay ka ng internet. So, para bang series yung dating ng connection. Okay, so let's move on with the next one, which is the network hub. Okay, so madalas nyo ito makikita at mas, usually mas mura to. Kaso ano nga ba yung kaibahan niya dun sa mga network devices na meron tayo? So remember, alam ko naman na nababasa nyo na kung ano yung meaning niya, ganyan. Pero it really is important for me to explain how it actually works, no? Oh, a network hub is also used to do data transfer. So, ibig sabihin, nakikita niyo yung mga port dito, apat lang siya. Usually, ito ay pang-extension lang for at least a few computers sa network. So, ginagamit natin siya pero may problem sa kanya. Bakit? Kasi kung meron tayong tatlong computer, tapos kinonek natin yung ating computers dun sa hub para makapag-network, unang-unang mangyayari ganito. Pag nag-send ka ng message over the network at gusto mong ibigay ko yung computer, kunyari si computer A, B, and C. Okay? So, kunyari si computer A ay mag, let's say, siya ay magsisend kay letter C. Ang gagawin niya, isisend niya sa hub yung message niya. Tapos, ang gagawin ng hub, isisend niya palabas dun sa dalawang computer yung message ni letter A. So, ibig sabihin, makakatanggap si C and si B ng message mula doon kay letter A. Pero ang problem ay ganito.
hindi ko naman sinesendan si letter B. Si letter C yung gusto kong sendan na request ko for communication. So, ano nangyayari? Para bang kung kunyari ikaw ay may sulat sa isang kaibigan mo, ang ginawa mo, nag-send ka ng napakaraming sulat sa lahat ng kaibigan mo para lang ma-assure na natanggap ng isang mong kaibigan na, na target mo yung letter na yon. So, kung kunyari may gusto ka sabihin sa classmate mo ngayon, ang nangyayari, ginawa mo, parang chinat mo na nabasa nila lahat yung chat. Pero dapat mas maganda kung na direct message mo na lang. So, ang problem ni Hub, kukunin niya yung message, kaso magastos. Kasi, tandaan, kapag nagsisend ka ng data over the network, may data usage na yon. So, kung ikaw, let's say ganito, meron ka limit dun sa data usage mo, then magagastosan ka kasi ganun yung ginagawa ng Hub. Eh. It sends multiple messages all over the network instead of just sending the message to one specific computer. Okay, so, tandaan, it copies the data packets of all ports connected to. So, ibig sabihin, kinokopya niya, tapos sinesend niya sa lahat. So, that is a problem. Okay, so, there is two types of hubs, and the passive hub sends data to all ports. So, ibig sabihin, kung ako yung letter A, sinendan ko lahat dun sa B and C, yung aking data. Pagdating naman sa active hub, it sends data to all ports, but amplifies it. So, ibig sabihin, pinalalakas pa niya yung signal nung message na sinesend niya over the network. But basically, hub can be used for network, but if you're using specific data usage that has limitations, then definitely magagastos ang karito sa network hub. Okay, so next is the network switch. So, the network switch is the one that we do see in our classrooms, no, sa laboratory. Madalas nakikita natin siya. It is also a networking device that allows computers to connect to it and then allows the networking to happen. Pero mayroong pagkakaiba. Kung si Hub kanina, tumatanggap siya ng message tapos sinesend niya sa lahat para lang ma-secure niya na may message siyang na-send. Si network switch, ang kagandahan sa kanya is pag nag-plug ka sa kanya ng isang cable that is connected to a computer, it actually recognizes the computers. Meron siyang packet switching capability. So we do have the three types of methods of switching, which is store and forward, cut and through, and fragment free. We will be discussing that in a further explanation pagdating doon sa part ng packet switching natin. Okay? So sa switch, since meron siyang kakayahan na makilala kung sino yung sesendan niya ng data, hindi ka na matatakot na magastosan ng data kasi kilala ko yung sesendan mo at ito yung sesendan mo, bibigay natin yung message sa kanya. So usually, pag nag-plug tayo dyan, automatically, it's either gumawa ka ng network setup or minsan magbigay ka ng specified IP sa mga computer mo, magkakaroon ka na ng network. But remember, this has the capability to identify the computers, so you don't have to worry kasi pwede nyo nang sendan yung data do sa specific target mo kung sino man yung gusto mo makausap over the network using your computers. Okay? So mas marami to. Minsan hindi lang ganyan sa switch. Minsan mas marami pa yung pwedeng ilagay sa mga switches. So yung hub medyo konti kasi pang extension lang siya. Okay. So we also have what we call the modem modulator or demodulator. Actually ano siya? Yun yung main word niya. Modulator, demodulator, modem. Okay? So previously, on the old types of networks, what we do is we receive analog signals, and these analog signals and they are then decrypted to digital signals para ma-receive ng computer natin. Okay? So medyo mas okay, mas mura siya na i-apply para do sa mga network natin ngayon. Kaso ang problem is high maintenance kasi gumagamit siya ng mga actual cables. No, yung produce niya na cable, yun yung mahal.
Pero pag kasi sa fiber, muro lang yung ano equipment eh. Ang problema lang, wala pa masyadong nakalinya ngayon, kaya medyo mahal pa yung pakabit. Hindi katulad nito, nakasabay kasi siya sa mga ano, sa mga telephone lines. So mas mura siya at mas mabilis siya ikabit sa before. So naglalaan ng space para doon sa mga linya ng telepono, para doon sa actual na data na pag-transfer. So hindi sila magkasama nung ano, nung telephone at saka nung signal, no? Medyo magkahiwalay ng konti. Okay. So meron tayong dalawang klase ng linya or let's say devices na ginagamit para makapag-process yung modem. Meron tayong DTE and DCE. Okay, so ang DTE, siya yung nagpa-process ng signals from computer to computer. So ibig sabihin kapag nag-send ng data over the network, si DTE yung nagsisecure na nababasa ng bawat computer yung signal na sinesend. And then, kapag phone-to-phone naman, so ang mangyayari niyan, si DCE na yung bahala. Okay? Ano, nakalimutan ko yung pangalan nito eh. Termination yung dulo. Data transmission. Nakalimutan ko yung meaning ng DCE, DTE. Pero ang function niya is to actually translate. So, ibig sabihin, yung modem natin, meron siyang technology sa loob na merong DTE and DCE kasi nakikipag-connect tayo over the network through a telephone line which sends analog signals. And to turn it into digital signals, we need the modem. So, para ma-receive siya ng computer. So, yung DTE and DCE, nandun siya sa loob ng modem to be able to make the transfer smooth as possible. So, yun yung function ng modem natin. So, may iba't iba klase tayong modem. Like, for example, sa ngayon, hindi na isa lang yung function ng modem. Minsan, madami na kasi ang nangyayari, available na yung mga technology like sa modem mo, may wifi ka. Sa modem mo, router na rin siya. So, marami na siyang function ngayon. Tandaan, ang modem tumatanggap ng analog signals. Pero ang router, iba. Direct digital signal na yung tinatanggap niya. So, yun yung kaibahan niya ngayon dito sa modulator. Pero, minsan, meron na tayong tinatawag na router modem na yung pareha sa technology, pasok na sa kanya. Tsaka yun na yung in ngayon, usually. Parang plug and play lang. Like for example, sa Globe, di ba? Modem ang tawag natin, pero tumatanggap ng digital signals yun. So, ang nangyayari, tinatawag natin siyang modem, pero yung function niya, marami na. Hindi lang basta pang-analog signals. Okay, so we have two types of modem. Meron tayong mga tinatawag na built-in, which is the internal. And the external, which is yung separate device. So, usually, yan yung binibigay ng mga internet service provider natin na kung saan merong separate na device na pwede nating ilagay somewhere in the house to be able to actually receive data from the internet service provider. Tapos, sa mangyayari, minsan naman, pwede namang plug and play. Sa loob na kagad ng computer, meron na siya. So, kalimitan ng mga ginagawang computer sa ngayon, hindi na siya tumatanggap ng analog signal pero capable na siya na usually tumanggap ng digital na lang. Okay? So the digital modem converts and modulates signals to the digital line. Instead of signal conversion, digital modem performs modulation known as line coding. Line coding is used to modulate the digital signal in such a way that they can be transmitted over the digital line. So meron tayong tinatawag na DSL, ADSL, and ISDN modem are the examples of digital modem. So tulad na sinabi natin, the technology right now has the capability to adapt not just the sending of analog but also digital signals. So medyo mas mahal, medyo pricing nga lang yung mga modem na ganun. Minsan, router na ang tawag nila, hindi na modem. Kasi nga, phase out na yung analog eh. So, hindi na siya nagagamit sa ngayon. Puro digital na. Okay. So, let's talk about something that you are
most likely familiar with, it is the router. So, yung router natin at saka modem ngayon, parang pinag-isa kapag nagpagapit tayo ng internet. Kasi nga, the technology is almost the same inside these gadgets. No? Minsan nagkakaiba-iba ng tawag, pero same function na rin naman siya sa ngayon. So, a device that routes traffic to another network. Ang pinakamaganda kasi sa router is the router can process or manage internet traffic. Siya ay nakakapag-recognize ng mga rules ng internet about how to transfer data. So siya yung ginagamit natin na naka-frontline na nakikipag-usap doon sa network sa internet para nang sa ganun makuha natin yung mga request natin, pasend natin yung mga request natin. The minute na mag-type ka ng site sa isang browser, automatically, yun, masisend na as a signal or a data or a request. Then, marireceive yun ng server ng Facebook, then re-replyan ka niya with data, kaya naglo-load pa dun sa browser mo yung Facebook.com. So, tandaan, tinype mo lang yung Facebook.com, tapos immediately lumabas yung Facebook, pero ang totoo niyan, tumakbo na yung data request sa linya ng internet. Mabilis lang masyado kaya hindi natin napapansin. So the faster that your internet will be able to provide data, then the faster it will load in your computer. Pero kung let's say malag, DC, ganyan, hindi maglo-load. So ang totoo, wala namang problem sa internet connection ng mga PLDT, Converge. Ang problema dyan usually is on the location tsaka dun sa mga pyesa na ginagamit nila. No? So kapag nagre-reklamo tayo, minsan sa atin walang signal pero sa ibang kakilala natin meron. Kasi usually it depends on the location. The nearer you are within the office of your ISP, the better. Kasi the maintenance will always be there. Pero kung malayo kayo, minsan nahuhuling i-report yan, hindi kagad naaayos. Possible din kasi ang problema sa PC ninyo, sa connection ninyo sa bahay, sa router ninyo. So hindi kagad siya ma-resolve. Pwede kasing i-check ng mga maintenance dun sa opisina, tapos wala silang makitang problem, lahat okay naman. Kasi dun sa area nila, there's no problem with the connection. Pero usually, yung mga lines, yun yung may problem. Minsan ninanakaw, nasisira. So the farther you are from your ISP, that could be a really problem for you. So yung mga nasa laylayan ng dulo ng network, sila minsan yung nagkakaroon ng problema talaga. Tsaka pag masyadong malayo. O kunyari opisina ng Converge dito sa Santa Maria. Ako honestly, wala akong nagiging problema sa connection, pero marami akong kaibigan na nagrereklamo sa Converge. 'Di ba? Wala raw laging signal, ganyan sa pulong buhangin kasi medyo malayo sila, guys. So kung merong opisina at kung yun yung pinakamalapit sa iyo, yun yung kuhanin mong connection. Huwag kang umasa sa sinasabi lang nila na mabilis yung connection, pero may factors to consider kasi, no? So remember, these routers are connected within the ISP and it all actually is able to manage the transfer of data within the network kasi meron siyang ganung klaseng capability. Okay, so you can think of a router as a traffic police who directs different network traffic to different directions. So both pwedeng sa PC mo, sa network mo, o kaya sa network ng internet. Tandaan, ang internet ay multiple connections. Okay, so we also have a bridge. So we have different types of bridge. We have local, remote, and wireless. Ang ginagawa lang naman ito is nag-extend lang siya ng connection, just like a hub. No? So ang ginagawa niya is it actually makes two more networks of a network. You could divide your network, but the bridge could be there to be able to make them connect. So yun nga yung word na bridge, di ba? Ino-connect niya yung kunyari isla, dalawang island. Pwede niyang gawin na i-connect yun. So we have the local, remote, and wireless. So pag wireless, there's no need for the physical connection of the wires, but it will be used by the capability to use wireless fidelity. No? Then the local bridge would really require wires. So medyo may kaibahan ng konti. Pero
Yung local, it could be for the local area network, ibig sabihin sa loob lang ng room, sa loob lang ng building. Pag WAN, remote bridge yung kailangan natin doon. Medyo mas malakas yung receiver na sinisend nito. So usually pag WAN, parang ano yan? Parang yung mga network ng smart sa lugar ninyo. Ganyan. Kasi mas malayo yung signal na nabibigay niya. Okay? So yung wireless bridge usually may limit yan na mga 30 meters, 100 meters, tapos hindi ka na makakakonect pag lowpass ka doon. Pero wireless naman siya. So nagiging factor pa rin dyan yung mga pader, loob ng bahay, na kung saan pwedeng hindi mag-push through yung signal. So you need to take a look of that before installing any more subnetworks para dun sa inyong connection. Okay, so the repeater is the same function as what it does with the subnetwork, pero ang ginagawa nito, pinalalakas niya yung signal. Okay, so usually this is used to be able to boost the signal further away into your from your original point of connection. So, ang alam ko, meron ng ino-offer yung ano na to, yung globe, na kung saan ang nangyayari, yung mga connection nila sa bahay, pwede kang mag-apply nito eh. Di ba may internet ka sa bahay, tapos yung globe, ang gagawin niya, parang PLDT yata nag-offer nito, ang gagawin niya, kung malaki yung bahay ninyo, maglalagay ng mga multiple repeaters doon sa inyong lugar, para nang sa ganon, kung yung connection ng wifi ay nasa baba ng bahay at may third floor kayo, then, pwede niyang ma-receive pa rin yung signal kahit nasa third floor siya. Pero sana all may third floor, di ba? Kasi hindi naman lahat meron. Okay, so ginagamit yun ngayon, may offer yun. Nakita ko yun sa mga vlogs na mga nagpapakabit na vlogger na gusto nila dahil marami silang mga members sa loob ng bahay. Ang nangyayari, nagbo-boost sila ng signal using repeaters. Tapos naka-plan kunyari, pero ang totoo nun, yung ganung klase ng technology, ito lang yun. May internet connection ka lang, siya lang yung nagbo-boost ng signal para doon sa loob ng bahay makareceive lahat ng tao. Now, you could actually do that in your home, ha? Pwede kayong bumili niya, repeater. Set up niyo lang. Tapos, at least kahit papano, yung signal, hindi basta-basta mawawala. So, basta may planuhin ninyo yung point of origin kung saan manggagaling. Kasi ang mangyayari niyan, yung ating signal, dapat yung position ng repeater, nandun siya sa pwesto na makakareceive pa rin siya ng signal. Okay? So, for now guys, ikakat ko po muna yung ating recording kasi mauubusan na po tayo ng oras. So, ang gagawin po natin is we will be posting another link for the continuation of our discussion.